ang freelancing ay hindi talaga beginner-friendly. Comments na kagaya nito na sana magkaroon ng hiring na gaya daw niya na walang experience at willing matuto. And ganun din yung comment. So I want to make sure na clear tayo dun sa part na guys, ang freelancing ay hindi beginner-friendly. Hindi siya physical work na pwedeng pupunta tayo sa office at ipapakita sa atin kung paano gawin yung kailangan natin gawin. Karamihan sa mga clients na naghahanap na virtual assistant is that they need help sa business nila. Kaya nga may nakikita kayo mga content creators na nagsasabi na saturated na ang freelancing or working from home. It's because a lot of people wants to start working from home, hindi nakakahanap ng clients because andun pa rin sila sa mentality na empleyado, tuturuan kung paano gawin, sasahudan. Unfortunately, that's just not the case. So kung ang challenge ninyo is wala kayong experience, ang very first step na kailangan nyo gawin is kumuha ng experience. And when I say kumuha ng experience, that doesn't necessarily mean na maghahanap kayo ng pagtatrabahuhan na libre. No. Humarap kayo sa computer, anong kaya mong gawin? Kaya mo ng administrative work? Good! That means kaya mo mag-offer ng general virtual assistant services. However, how will you stand out? Dito ngayon pumapasok yung you have to continuously learn even if you're already earning. Ibig sabihin, patuloy ka magbabasa, patuloy ka magtitik ng mga free tutorials, magchecheck ka ng resources, ano ba yung pwede ko pag-aralan na pang-add dun sa service ko as a general virtual assistant. Ang dami ko din contents dito na tinuturo ko kung paano ka magre-research, ano ba yung in-demand ngayon. Huwag kayong basta naniniwala sa nakikita ninyo sa social media na, ah, uuso pala to, or uy, malaki pala yung sahod dito, pag-aaralan ko to. No. Do your own due diligence, be resourceful, at pagkatapos mo pag-aralan kung ano yung nakita mo or nakita mo sa research, saka mo subukan. Nakakapala ngayon maghahanap ng client na open na, uy, client, natutunan ko to dito. Are you open to get me as an intern? Maybe I can work for you for 2 weeks para lang mapakita ko ano yung result. Or, I also created a video sa 364-day challenge na sabi ko, maghanap kayo ng local businesses na nangangailangan ng servisyo na i-offer nyo sa clients nyo. Pagkatapos, gawin nyo siya as some sort of case study, pag-aralan ninyo ng beginner-friendly ang freelancing. Hindi rin siya para doon sa mga tao na nangangailangan na talaga ng work, kailangan ng papakain sa anak, kailangan ng papagamot ng magulang, alam mo yun? Kasi yun yung karaniwan ko nakikita na may nagme-message sa akin na ma, may sakit po yung anak ko, kailangan ko po talaga ng trabaho, ganyan. At automatic ang sagot ko talaga doon, Bey, kung kailangan mo na ng pera ngayon, hindi freelancing ang sagot sa problema mo. Because dito, hindi biglaang may trabaho ka na kagad. You also do not get clients by commenting na pahingin naman ako ng client or magpo-post kayo ng, alam niyo yung sobrang sub-story sa mga Facebook groups para bigyan kayo ng kliyente, that's just not, no. I'm sorry to burst your bubble, but if baguhan ka sa freelancing, pag-aralan mo muna yung industriya and may intindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. I hope this provides a little more clarity sa mga aspiring freelancers out there. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!